okasyon o handaan, isa sa mga hindi mawawala sa hapagkainan ng mga Pilipino, ang pansit. Nariyan na ang pansit luglog, bihon, malabon at marami pang iba. Ngunit pamilyar ba kayo sa pansit lukban o pansit habhab? Ayon sa kasaysayan, ang pansit lukban o pansit habhab ay nagmula sa lalawigan ng Quezon. Gawa ito sa ginisang miki na sinahugan ng karne ng baboy, hipon at iba't ibang klase ng gulay. Naging sikat ang pansit habhab dahil sa paraan ng pagkain ito, kung saan hindi ito ginagamitan ng kubyertos at tanging inilalapit lamang ng kamay ang pansit sa bibig upang makain. Ngunit bukod sa taglay nitong linamnam, ano-ano nga ba ang mga nutrisyong maaari nating makuha sa pansit lukban? Good morning, Kuya! Ako si Krisha Erica Pailago, ang inyong nutritionist dietitian. Ang ating topic for today ay tungkol sa pansit habhab. Ito ay binubuo ng lukban miki noodles, liempo at atay, hipon, sitsaro, carrots, sayote, pechay bagyo, bawang, sibuyas, mantika, paminta, toyo, patis at kalamansi o kaya naman ay suka. Marami tayong makukuhang sustansya sa pansit habhab. Una, mayaman ito sa carbohydrates na ginagamit ng ating katawan bilang pangunahing source of energy. Pangalawa, meron itong taglay na protina para naman sa pagsasaayos at pagbuo nito. Pangatlo, meron itong taglay na fat or taba para maabsorb at magamit natin ang mga fat-soluble vitamins. Ito ang vitamins A, D, E, at K. Bukod rito, ginagamit ito ng ating katawan bilang stored energy. Meron din itong mga bitamina at mineral. Nangunguna na ang vitamin A na nakapagpapalinaw ng ating mata. B vitamins para sa maayos sa paggana ng utak at nerves, gayon din sa paggawa ng dugo at hormones. Bukod rito, meron itong iron na pangunahing mineral sa pagbuo ng ating dugo at paghatid ng oxygen sa iba't ibang bahagi ng ating katawan. May calcium at phosphorus din itong taglay para sa matibay ng ngipin at buto. Ang one serving ng pansit habhab ay may katumbas na 1 cup o kaya may timbang na 75 grams. Ang pagkain ng sobra ay hindi pa rin mainam sa ating pangangatawan. Kaya naman may mga health conditions tayo kung saan hindi natin laging binibigay o inirerekomenda ang pagkain ng pansit habhab. Una na dito para sa mga kasambahay natin na overweight, obese, may bara sa ugat o kaya naman may high blood pressure. Ang sahog kasi nito ay liempo kung saan medyo matabang parte ng baboy. Kaya naman pwede itong makapagdagdag ng taba sa kanilang katawan. Nakapagpapataas din ito ng blood pressure levels nila. Gayun din, ito ay mayaman sa saturated fat na nakapagpapataas ng LDL cholesterol o ng bad cholesterol levels at nakapagpapababa ng HDL cholesterol o ng good cholesterol levels. Iniiwasan rin natin itong ibigay sa mga taong may gastroesophageal reflux disease o mas kilala bilang acid reflux o kaya naman ay hyperacidity. Kasi nga naman, pwedeng mas mga simpa ang sikmura nila. Gayun din, hindi natin to ibinibigay sa mga matataas ang blood pressure levels dahil sa taglay nitong toyo at patis. Pero kung gusto nilang kumain ng pansit habhab, pwedeng dahan-dahan lamang sa pagdagdag ng toyo at patis. Sana po ay marami tayong natutunan sa ating topic for today. Muli, ako si Krisha Erica Pailago, ang inyong nutritionist dietitian. Para sa iba pang nakatatakam na impormasyon hinggil sa mga paboritong pagkain ng mga Pinoy, abangan ang susunod na Eatymology!